Matapos ang pagsuko ni Vong Navarro September 19, 2022 sa NBI para sa kasong acts of lasciviousness ay kasabay din ang pagbibigay ng warrant of arrest para sa kasong rape, kaya naman hindi na nakauwi ng bahay si Vong at ngayon nga ay inilipat na siya sa detention center ng NBI na matatagpuan sa Taft Avenue, Manila ngayong Martes. Dumalaw naman ang nanay ni Vong Navarro at doon nga ay ipinakita niya ang pagsuporta sa anak at tameme din at hindi nagbigay ng kahit anong pahayag ang nanay ni Vong. Ayon sa mga netizen, tila orchestrated daw o talagang pinlano ang gagawin na ito kay Vong Navarro. Ayon din sa isang netizen, sana daw ay huwag isensationalize ng NBI ang nasasabing kaso. Ayon sa isa, itong NBI na ito, sinesensationalize kaso ni Vong. In good faith naman na sumuko sa kanila, sana mag-grant yung bail. Di naman siya flight risk, eh itong ibang politiko nga wanted na nagtatago pa, di talaga nagpakulong. Orchestrated ang paglabas ng mga warrant niya. Alam nilang pupunta siya mga police for bail for lasciviousness case, kaya sinunod nila yung rape case na non-bailable. Kung dati si Vong ang malakas sa taas, ngayon bumaliktad na. Ayon naman sa isang netizen, tama daw ang ginawa ng nanay ni Vong na hindi na nagbigay ng kahit anong pahayag. Samantala, mga photo naman ang ibinahagi sa social media ng ABS-CBN na kung saan ay makikita nga si Vong Navarro na dala ang kanyang gamit, at ayon nga sa mga netizen, ang dami raw dalang gamit ni Vong Navarro, at dito nga ay tila hindi alam kung gaano tatagal si Vong Navarro sa nasabing detention center. Naghihintay ng mga next step ang kampo ni Vong Navarro na ayon na rin sa kanyang attorney na si Attorney Alma ay gagawin nila lahat at lalabanan nila ang kasong isinampa sa nasabing komedyante. Samantala, bumuhos naman ang pagsuporta ng mga fans at panawagan ng mga kapamilya stars at pati na rin ng mga kasama ni Vong Navarro sa It Showtime na suportahan si Vong Navarro sa bagong laban na ito. Wala na po ang masasabi niyo sa story na ito.